Okay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. And of course, katulad ng sinabi ko about dun sa kay Gerald Anderson, ongoing pa rin po habang ginagawa ko itong mga intro na to. So, this time si Yam Concepcion naman. Of course, nakakatawa si Yam. Si Yam yung tipo ng artist ang no holds barred. So, tanungin mo siya, sasagutin niya. But hindi nga niya ano eh, hindi nga yan yung tipong maraming keme sa mga questions. Tanungin mo siya, sasagot siya. So, unang ano, nabang sa question pa lang sa kanya, na-mention na kasi agad sa kanya yung kumbaga, hindi, sa unang tanong pa lang, na-mention niya na agad si Miss Claire de la Fuente. Ako hindi ko alam, nakalimutan ko lang siguro, pero si Claire pala ang naka-discover sa kanya. So, emotional nga siya kanina nung inaalala si Miss Claire. Tapos parang dinededicate niya nga itong init sa magdamag kay Miss Claire. So, ayun. Pero yung isa, may question din sa kanya yon, yung tungkol sa... Eto, yung tungkol sa ano eh, yung mga reaction ng tao, di ba may mga reaction agad sa social media, nung nalaman na mag-tandem sila, labas yung mga trailer, pinag-iingat agad siya, binilaan siya, di ba? Kung ano yung lumalabas, let's face it, aminin natin, prangkahan, walang halong kaetosan, pero ang mga pinag-usapan dyan ay unang-una, sinabihan nga na ano na, sinabi, mag-ingat ka kay Gerald, babaerian. Pangalawa, kawawa naman si Julia, iiwanan na dahil kay Yam. Pangatlo, o yan, ayun, parang basta lahat na medyo masasakit na pwedeng ibato naman kay Gerald eh, binabato nila tapos at expense of Yam Concepcion, parang ganun yung situation. Pero si Yam nasagot niya, na itawid niya ng maayos siyang yung mga messages sa Facebook, so kaya bongga talaga siya. Pero ay wait lang pala, hindi ko pala naisama dito. Sorry ah. Hindi ko na pala naisama dito yung interview. Ay, nagsalita siya about Claire de la Fuente. So, si Yam Concepcion, ilipat na lang natin. Gawa na lang natin ng iba pang special na chika yon. Pero yung mas maganda kasi mag-focus tayo dito sa tungkol dito kay ano, kung anong reaction niya sa mga, na binabalaan siya ng mga fans tungkol kay Gerald Anderson. So, ayan. Panoorin po natin to, guys. Social media. in all honesty, hindi naman ako magsasabi, ay, ano yun? And then, nababasa ko yung mga comments, nakakatawa, tsaka nakakatawa at nakakatuwa na makita yung reaction nila sa, ang tawag dito, yung scene drop namin ni Gerald at tsaka yung trailer. Nakakatawa kasi sabi ng mga netizens, oh yeah, mag-iingat ka kay Gerald ah. Diba, yun yung mga nababasa ko. So, honestly, hindi ko naman kailangan mag-ingat kasi nung nakilala ko si Judd, maraming hindi nakakaalam. Siyempre na, tanong nila sa TV, ganyan. Pinasabi nila na, nako, ano yan, matinik sa babae, or ganyan, hindi loyal, ganyan. Pero, alam mo, hindi eh. Ano siya eh, pagkatrabaho mo si Gerald, he's very professional. Tsaka very gentleman. Hindi niya pinaramdam sa akin na may mali siya or what. It's just purely work. And despite it being purely work, naparamdam niya sa akin yung emosyon na totoo. I still felt his honesty bilang yung si Tope, yung character niya. So, Albi! Si Albi nandiyan. Okay. best friend ko yan si Albi sa show, sa ano, Init sa Magdamag. Did I answer your question? Mahirap siya in a sense na yung ano kasi namin, yung pinakaunang shoot namin ni Gerald na medyo intimate scene, yun yung mga first lock-in namin na hindi pa kami ganun ka-close. So, nandun pa yung ilangan and stuff. So, kinailangan namin na magkaroon ng 30 minutes with each other to get to know each other. May ganun kami. Kasi nakitaan nila na parang naiilang kami sa isa't isa. And I think that helped also na maging comfortable kami sa isa't isa. And then eventually, parang naging natural na lang yung chemistry namin dalawa and we got comfortable with each other. Nakuha namin yung trust ng isa't isa. Kasi hindi naman yan biglaan. Hindi siya isang araw lang. You trust the person already, di ba? So it takes a while for you to trust even your directors, even your co-actors. And yun, ano kami, since then, nung nakapag-usap kami, get to know each other in 30 minutes. 30 minutes lang yan ha, pero parang nakatulong yun sa rapport namin.
and sa working relationship namin dalawa. Yun. Mas mature ata yung kay M. Nakita nyo nga eh, nakita ko may nag-comment na netizen na parang naging 50 shades of something, 50 shades of heat ata or something. May isang may nabasa ako kasi may pa-blindfold. Nakikita daw nila yung 50 shades of gray. So, sinasabi nila 50 shades of Rita and Peterson. So, yun, may, mas mainit din yung mga eksena namin ni JM kasi syempre siya yung asawa ko dito. So, yun, mas medyo mainit. Meron naman kami mga swab tests eh, bago kami pumasok sa taping namin. So, we have a swab test upon entry sa taping and exit swab also. And sinunod naman namin lahat ng health protocols. And because of that, alam naman namin negative yung isa't isa. And gusto namin yung paganda yung product. And it's not all about just the love scenes and all. Kailangan siya eh sa kwento eh. Hinihingi siya eh para mapaganda yung kwento. And I think needed siya eh for the scenes eh. Not just because para mapaingay lang yung teleserye or what. Dahil may love scene at sobrang init. But kailangan siya. It's part of the narrative eh. Kailangan talaga siya. So, para mapaganda. Eh, yung nagsulat ng kwento, yung writers, yung directors namin. So, it's not just us. Kami lang nagpunyari dahil because of their guidance. Para kami tuloy yung, oh, galing na, ganyan na. Pero, honestly, behind the camera, it's all because of the people behind it, you know. Our directors, yung creatives, yung writer, lahat. So, collaborative talaga. Depends on my present situation sometimes yung paggawa ko ng mga roles. Nag-iiba eh. So, di ba parang iba-ibang stages ng buhay natin. Siguro nakatulong na nandito ako sa stage na medyo nag-mature na ako. So, mas naiintindihan ko na yung love in all aspects. Love in terms of family, love in terms of romantic love. Because of my experiences also and sa state ko ngayon. Dumating din, alam mo, sa totoo lang, nakarelate din ako sa, on a personal level, sa lahat ng characters na nagampanan ko, I think siya yung nakarelate ako on a personal level. So, ang lalim talaga na para kinusyon ko din yung sarili ko na, oo nga, shocks. Ano nga ba kaya kong gawin para sa pag-ibig? Anong kaya kong isacrifice para sa pag-ibig? Pero sa akin na yun. yeah, may mga dumating din na mga unexpected na ng mga bagay nung ginagawa din namin yung teleserye na na-question ko din yung sarili ko at saka yung capacity ko to love and capacity ko for love. Halos lahat siya internal eh. So, ang dami ko rin realizations. And that helped me also build the character internally. In terms of like marriage, in terms of having kids, yun wala pa ako. So that's a whole different world. Yun yung hindi ko pa na-experience. So, but in terms of mga romantic love, ganyan, past love, present love, yung mamimili ka sa dalawa, yun, yun doon ako nakarelate. Congrats!